Maria e Maria, ad San Maria. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y maihilingin sa iyo, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa ay nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay kayo sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang
huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa Kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang tao'y nagsiksikan at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon,
ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang mga nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari nyo bang pakitingnan ang inyong mga katabi at sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos? Narinig natin sa Ebanghelyo natin ngayon mula kay San Lucas ang mga babala ni Jesus tungkol sa mga huling araw. Ginamit ni Jesus ang mga kwento ni Noah at ni Lot upang paalalahanan ang mga tao na ang wakas ay maaaring dumating ng hindi inaasahan. Kung babalikan natin noong panahon ni Noah, ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, kumakain, umiinom at nag-aasawa, at hindi nila namamalayan na ang baha ay paparating. Gayun din sa panahon ni Lot, ang mga tao ay patuloy sa kanilang pang-araw o pangkaraniwang buhay hanggang sa bumagsak ang apoy mula sa langit. Ang paalala ni Jesus dito ay malinaw. Hindi tayo dapat maging kampante o masyadong abala sa mga makamundong bagay na nakaliligtaan natin ang mas mahalagang bahagi ng ating buhay, ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya nga kung susuriin mo ang iyong sarili, ikaw ba ay abala sa napakaraming bagay at nakakaligtaan mo na ang iyong personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos? Madalas, nadadala tayo ng ating mga gawain sa pang-araw-araw. Ang ating pag-aaral, trabaho, mga ambisyon at mga plano na hindi natin napapansin kung nasaan na ba ang Diyos sa ating puso. Kasama pa ba ang Diyos sa iyong mga plano sa buhay? Napahahalagahan mo pa ba ang iyong ugnayan sa Diyos? O baka sa pagiging abala mo, hindi mo na namamalayan na tila ba lumalayo ka na sa Diyos? Minsan, kapag nagkakaproblema o nagkakasakit na lang, tsaka na lang tayo lumalapit sa Diyos. Minsan, pag walang kailangan sa Diyos, hindi na nagdarasal. Hindi priority ng karamihan ang ugnayan sa Diyos. Saka na, kapag kakailangan ko na siya, saka na lang ako magsisimba kapag ka nawala na lang ako ng trabaho, saka na lang ako lalapit sa Diyos kapag ka nagkasakit. Tila ba hindi na parte ang Diyos sa buhay ng karamihan? Kaya nga tila ba hindi na nabibigyan ng halaga ang ugnayan sa Diyos? If you will ask yourself, how is your relationship with God? Kamusta ba ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos? Ang halimbawa ni Noah at Lot ay nagpapakita na ang pagkakampante sa mundo ay maaaring magdulot ng pagtalikod sa Diyos. Sa halip na tumutok lamang sa mga material na bagay, tinatawag tayo
ng mahal na pong Jesus Nazareno na magkaroon ng pananabik para sa buhay na walang hanggan. Tinatawag tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno na maging handa sa kanyang muling pagdating, kahit na hindi natin alam kung kailan iyon mangyayari. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, nadinig natin na sinabi rin ni Jesus, ang sino mang nagsisikap na ingatan ang kanilang buhay ay mawawala ito. Ngunit ang sino mang nawawala ang kanilang buhay ay magkakaroon nito. Dito iniimbitahan tayo ni Jesus na maging handang isuko ang ating sariling kagustuhan at kasiyahan para sa mas mataas na layunin. At iyon ay ang masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Matupad nawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin ipagpilitan ang ating pangsariling kagustuhan. Matuto tayo na magtiwala sa kalooban ng Diyos sa pagsuko ng ating sarili at pagsunod sa Diyos. Nakakamit natin ang tunay na buhay. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, maraming bagay ang pinagtutuunan natin ng ating atensyon. Ang mga gadgets, social media, mga material na bagay at iba pa. Madaling maging abala sa mga ito, kaya nawawala na ng oras sa pananalangin at pagdinilay. Ilang oras ba tayo nakatutok sa Facebook at Instagram? Ilang oras tayo nanonood ng Netflix? Abala sa pagtawa sa mga reels? Buong araw nakikinig ng music sa iTunes o Spotify? Abala sa maghapong paglalaro ng Mobile Legends? Abalang makipagkwentuhan at pag-usapan ng buhay ng iba? Madaling makuha ang ating atensyon ng mga makamundong bagay at libangan. Madalas, dito na uubos ang ating oras. Kaya nga ang paanyaya sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon ay palaging bukas para sa atin. Tayo nawa ay manatiling gising, manatiling naghahanda, at laging unahin ang ating pananampalataya, ugnayan at relasyon sa Diyos kaysa sa mga bagay na pansamantala lamang. Ang aral ni Jesus ay isang paanyaya sa atin na suriin ang ating buhay. Tanungin natin ang ating sarili, ano nga ba ang mga bagay na lagi kong inuuna? Saan natin inilalaan ang ating oras at lakas? Hinihikaya tayo ni Jesus na huwag magpakampante, hindi maging kundi, maging mulat at maghanda sa bawat araw. Hindi sa takot, kundi sa pananabik na makasama siya. Kaya nga ngayong araw, hilingin natin sa Diyos ang biyaya na manatiling handa sa kanyang pagdating. Naway mapalalim natin ang ating pananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno. At nang sa gayon, tayo ay hindi masilaw ng mga makamundong bagay, kundi tayo nawa ay laging handang tumugon sa tawag ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Berhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating banggitin at itaas sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Maganap nawa ang paghahaing ito na sa tambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni na San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ni Amang San Benito at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggang nawa ko ng katawan tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Pakinggan mo
announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kaming nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.